Isa pang good news, pinamamadali na ng mga mambabata sa Kongreso ang pagpapalabas ng tig 1,000 pisong ayuda para sa mahigit 9 milyong Pilipinong apektado ng inflation sa bansa. May ulat si Mela Lesmoras. Para makatulong sa ating mga kababayan sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin ngayon, nanawagan na ang mga mambabata sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na madaliin na ang pamamahagi ng panibagong ayuda ng pamahalaan. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, iginiit ni Senior Vice Chairperson Stella Kimbo na maaaring isama bilang pampondo rito ang dagdag revenue ng gobyerno mula sa value-added tax. Sabi naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, sana hindi lang poorest of the poor ang maging benepisyaryo nito, kundi mas marami pang Pilipino. Ang magandang balita, sabi ni Finance Secretary Benjamin Chokno, may natukoy na silang pagkukunan ng pondo ng ayuda para sa inflation. Bagamat wala pang petsa kung kailan mismo ito mailalabas, nagkakahalagaan niya ito ng 1,000 piso at inaasahang 9.3 million beneficiaries ang makikinabang. That proposal came from the President himself. We'll give them 2 months ayuda of 500 each. No? Yun. And the funding has been identified and you don't need to have a supplemental budget. Una ng tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na buo ang suporta ng Kamara sa Administrasyong Marcos sa ibayong pagpapabuti ng sitwasyon sa bansa. Ngayong araw, tuloy-tuloy rin ang naging pagdinig ng mga komite sa Kamara ukol sa iba't ibang isyo ngayon. Tulad na lamang sa House Committee on Health na pinag-usapan naman ang pagpapaigting ng serbisyong pangkalusugan sa bansa para sa mga senior citizen. Pagtitiyak ng mga mambabatas, handa silang tumugon sa anumang paraan sa ngalan ng kapakanan ng ating mga kababayan. Mela Lesmoras para sa Bayan.